Hi Aries, ito po yung reading mo for the month of September 2022. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan natin. Aries, ano ang main energy mo ngayong buwan ng September? Spirit guide, ano po yung main energy natin for Aries? Main energy po natin for Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pwede nyo pong tignan yung inyong ibang sign or yung inyong natal chart. Number 45, man holding a heart. So, full of love. Pwede rin na mayroon kayong pinoproseso dito. Aries, some of you is maaring mayroon nang nagmamay-ari ng puso nyo. Man holding a heart. Pwede rin po na kayo to or yung person nyo or kung sino man tong taong to na pinipigilan yung emosyon towards you. So, ano ba? Parang nag-iingat siya. Okay? So, meron kayong pag-iingat dito na gagawin pagdating sa inyong mga relationships. What I mean relationships is hindi lang po siya love relationship. Pwedeng relationship mo with your family, with other people na nakakasalamuha mo araw-araw, even sa trabaho. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. Ano yung mga dapat mong pagtuunan ng pansin this month? Okay. Spirit guide, ano po yung dapat pagtuunan ng pansin ni Aries this month? Ano po yung dapat pagtuunan ng pansin ni Aries this month? The Star. Okay, nakikita ko, sarili mo. Ang pagtuunan mo ng pansin dito. Diba? Tignan mo, puro major arcana yung nandito. So, maaring may malaking pagbabago na mangyayari ngayong September para sa'yo. Kailangan mo lang tong planuhin, kailangan mo lang tong bigyan ng atensyon, Aries. This could be about your... Kasi more on about relationship talaga yung nakikita ko dito. Pwedeng about to sa career mo. Okay, may kalinawan ka ng... may kalinawan at may pag-move forward ka na gagawin dito. So, kailangan lang dito is bukas yung isipan mo sa mga gagawin mo at sa mga kakalabasan nitong mga gagawin mong desisyon. So, parang sinasabi sa'yo dito is planuhin mo siyang mabuti. Pero wag namang buong month, Aries, is magpaplano ka. So, kailangan din syempre may action dyan. Parang meron po kayong hinihintay dito. Maaring signal, signs kay universe. Tignan naman natin ano ba yung mga dapat mong iwasan. Ngayong buwan, dapat iwasan. King of Swords, okay. Iwasan mo magbitaw ng mga salita na hindi ka sigurado. Iwasan mo, Aries, na gumawa ng mga aksyon na hindi mo pinag-isipan. So, ang kailangan mo dito ay maging matalino. Kaya yung iba sa inyo, maaaring merong tao dito or kayo to mismo, iniingatan nyo yung feelings nyo kasi ayaw nyo masaktan, ayaw nyo ma-reject. Okay, tignan pa natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano naman yung paparating na blessings for you, Aries? Spirit guide, ano po yung blessings na paparating for Aries ngayong September? Kuha tayo ng tatlo. A blessing on the children. So, malaki ang magiging gampani ng mga anak mo. A blessing of protection. So, yan. And a blessing for unity where once there was division. So, nag-iingat ka nga talaga dito sa relationship mo. Some of you, sa relationship mo, sa mga anak mo. Or kung paano mo ba sila gagabayan. Number 11, number 23, and number 37, tas number 45, your lucky number. So, guided po yung mga anak mo dito, Aries. Ayan o. Kung meron kang mga anak, or pwedeng kayo to, pinagdarasal kayo ng nanay mo, ng tatay mo. Ayan. A blessing for unity where once there was division. So, kung ano man itong mga hindi pagkakaunawaan, itong mga nakakaraang buwan, mga taon na lumipas. Ngayong buwan na to, maaaring, alam mo yung spirit of Christmas,
'Di ba kasi maaga tayo nagse-celebrate ng Christmas, 'di ba? Tayo nga yung pinaka-longest in the world na nagse-celebrate ng Christmas. So parang alam mo 'yun, yung spirit of Christmas, mararamdaman mo 'yan Ber months or start pa lang ng Ber months or September pa lamang, Aries. Mayroon dito mga mabubuo na mga pagsasama, mabubuo na family. Ayan, so talaga more on about sa relationship, yung sabi natin, tatakbuhin ng month mo. About sa relationship mo towards other people or towards your family. So tignan natin, ano pa yung mensahe for you? Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin? So pagdating naman sa iyong health. Spirit guide, pagdating po sa health ni Aries, kamusta naman po? Merong mga kumikirot-kirot sa inyo dyan. Hindi ko alam kung ano ba yun. Hindi ko alam kung anong part ng katawan nyo. Meron tayo ditong Queen of Cups. Pwedeng mga paa nyo, mga joints. Pwedeng kamay. So, baka yung mga nerves po ninyo, Aries. Ayan. So, inom kayo ng vitamin B12 ba yun? Para sa nerves, ayan. Pwedeng may mga ngalay kayo na mararamdaman ngayong buwan. And also, ayan, emotions. Alagaan nyo po yung inyong puso. Kaya eat mga healthy foods. Ayan. So, yun lang naman. Wala naman akong nakikita ditong, sabi natin, malaking problema. Lalaki yung problema mo kung hindi mo aalagaan yung health mo, Aries. So, mag-ingat ka dito sa mga kinakain mo. Ayan. Dapat mga good for the heart na mga pagkain. So, iwas ka muna sa mga matatabang pagkain. Ayan. Kain ka ng mga foods na healthy or na rich pala, rich in omega-3. Tignan po natin yung iyong career. Spirit guide, pagdating naman po sa career ni Aries. Kamusta naman po for this month? September. Mayroon tayo ditong 8 of Swords. So, pigil na pigil ang galaw mo dito pagdating sa trabaho. Pwede na, feeling mo, nakatali ka na lang dyan 24/7 sa trabaho mo kasi nga napakadami nyo pong gagawin. So, may mga rush something, mga nagmamadali. Kaya din, ito yung mafe-feel mo. Parang wala kang kalayaan. Parang dito, halos dyan ka na matulog sa trabaho mo. Ginawa mo ng gabi. Ginawa mo ng umaga yung gabi. Ayun. So, may mga struggles dito. Pero at the end of the day kasi ginagawa mo to para mabigyan mo ng magandang buhay yung family mo. Kaya sulit lahat yung mga sacrifices na gagawin mo dito, Aries, pagdating sa iyong career. So, meron tayo ditong 4 of Swords. Ayan. So, parang need nyong mag-take ng break. Okay, so kung ano tong decision na gagawin nyo pagdating sa inyong career, talagang pag-isipan nyo po. May nanghihingi dito kasi ng vacation or baka po yung iba sa inyo, Aries, is mag-vacation kayo this month. So, pag-isipan nyo mabuti, sulit ba na mag-vacation ka? Kasi baka mamaya, itong pag-vacation mo na to, dito maubos yung pera mo. Kasi tingnan mo, parang nakikita ko dito, sa'yo lahat nakaasa yung family mo. So, pag-isipan mo mabuti kung hihinto ka ba sa trabaho kahit, siguro kung hihinto ka man, 2 weeks is enough na. Huwag mo paabutin na 2 months, 3 months, kasi naku, masasadsad yung ano mo, yung finances mo. Lalo na po yung iba sa inyo, kung alam nyo na hindi kayo marunong tumanggi sa mga taong nakapaligid sa inyo. Tignan naman po natin yung finances mo this month. Finances po ni Aries. Ayan, tignan natin. Okay, 10 of Pentacles. The Tower. O, diba? Yun yung sinasabi ko dito. Pag-isipan yung mabuti kung ano yung mga hakbang na gagawin nyo pagdating sa inyong finances. Kung magte-take po kayo ng vacation. 6 of Cups. And, diba? Puro kahirapan dito, Malambot po kasi yung puso nyo pagdating sa mga bata. So, baka dyan kayo daanin, Aries. Maganda yung finances mo, start ng Ber months. Maganda siya. Pero as time goes by, nakikita ko dito, unti-unti siyang nauubos. So, kung magbabakasyon kayo, kung mayroon kayong ipon, kung hindi nyo to kokontrolin at magpapadala kayo sa emosyon nyo, Aries, mauubos talaga siya. Kaya, yung mga ginagawa nyo pong hakbang, ginagawa nyong approach pagdating sa inyong finances ay isipin at pagplanuhan nyo pong mabuti.
Maganda yung finances mo. Ito oh. Ano ka dito eh, very hopeful ka. Pero isang maling ano mo lang, galaw mo lang, guguho siya. Ibig sabihin, Aries, hindi talaga ganun ka-stable yung iyong finances. Kaya gawa ka ng mga bagay dito na hindi naman masasacrifice yung, sabihin natin, yung the way ng pagkain mo. Kasi nga, diba, ito yung kailangan mo. Kailangan mo kumain ng mga healthy foods and rich in omega-3. So, ingat kayo sa paggastos ng pera nyo. Kasi tignan mo, oh, bago matapos yung buwan, mararamdaman mo na feeling mo, Aries, mali yung mga pinagkagastusan mo ng pera mo. So, may regret ka na mararamdaman dito. Yung siste, ang nakikita ko dito, noong una, ikaw yung nagpapautang, bandang huli, ikaw na yung mangungutang. Kasi yung lahat ng pinautang mo, hindi nagbayad sa'yo. Kaya maging matalino po kayo. Pagdating naman sa inyong business, tignan po natin. Pero kuhanin ko muna to kasi baka maguluhan na kayo. Pagdating naman po sa business spirit guide ni Aries, kamusta naman po? So, lagay natin dyan. Pagdating naman po, spirit guide sa business ni Aries, kamusta naman? So, meron tayo ditong the moon. Ano pa po, spirit guide? 6 of Pentacles. One more card, spirit guide. Okay, maganda yung finances mo. Meron kayong expansion na gagawin dito. Maaring meron pa kayong iniisip na ano pa bang magandang gawing negosyo. So, more on yung inyong mga kaisipan dito, Aries, ay puro pagnenegosyo. Paano madadagdagan yung inyong source of income? Ayan, lalo na sa mga businesswoman dyan, businessman. So, ito yung mga iniisip nyo. Pero kung yun nga po, yung iba kasi sa inyo dito nakita ko kanina is employee. Oo, kaya, or nag-work lang kayo para sa iba. Kaya ito, yung, alam mo yun, kaya parang ang easy sa inyo na utangan. Kasi nga, wala kayong negosyo. Kaya kung gusto nyo na hindi kayo mautangan, magtayo na lang kayo ng negosyo, kikita pa kayo. Okay, ito, maganda yung ano mo eh, yung business mo dito ngayong buwan. Madami kang ma-accomplish. Madami kang matatapos dito, masisweldohan mo ng maayos kung sino man itong kailangan mong sweldohan. Ayan, Aries. So, ito, meron tayong established strength to. So, parang naiisip mo na, sabi ko nga, naiisip mo nang mag-expand this month. Or, kumuha ng pwesto, yan, kumuha ng pwesto sa ibang lugar. So, itatry mo dito, hindi lang yung luck mo. Kasi nandun din kasi yung dedication mo and motivation mo. So, mas gaganda pa talaga. Tingnan mo, meron tayong Queen of Pentacles. Kailangan mo lang talaga maging practical dito. So, hanap kayo ng pwesto na hindi ganun kalaki yung upa pero mataong lugar. And syempre, dapat know nyo yung inyong target market. Kasi madaming ang tao pero alam nyo naman pala na yung mga taong yun na nasa area nyo ay hindi naman pala kayang makabili ng product na binibenta mo. Ibig sabihin, mataas yun para sa kanila yung presyo. So, hanap kayo ng place talaga na perfect para sa inyong negosyo. Yan. So, maganda po yung negosyo nyo. Mayroong pag-e-expand akong nakikita dito. Kung hindi naman po kayo mag-e-expand is, I mean, lilipat kayo sa ibang lugar o magdadagdag kayo ng branch. Is, ang nakikita ko dito, Aris, is magdadagdag lang kayo ng mga items or ng mga produkto na binibenta nyo. Or ng mga services na inyong ino-offer. Tignan po natin pagdating naman sa iyong love life. Love life naman po ni Aries Spirit Guide. So, the Hanged Man. So, madaming delays dito sa relationship mo. Pwedeng delay sa pagkikita nyo ng person mo. Pwedeng napakadaming obstacles. And medyo mafe-feel mo dito, Aries, na yung person mo parang hindi pa siya seryoso sa'yo. Or parang meron siyang tinatago sa'yo. Parang pigil yung mga kilos niya. Or maaaring ikaw tong nag-iingat na to towards your person. Nag-iingat ka kasi ayaw mo nang masaktan. So, ayaw mo nang ma-reject. So, parang merong takot, ganun. Tignan natin. Aries. Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide pagdating po sa love life. Wedding rings. Okay, so ito na yung naiisip ng person mo. Pwedeng person mo to. Nag-iingat siya kasi alam niya na yung gusto mo, Aries, is seryosohan na talaga. Or pwede naman po yung iba sa inyo, married na talaga kayo ng person mo. So may panlalamig ka na nafe-feel dito towards him, towards her. Tingnan natin. Pero alam mo, kung sino man tong may hawak ng puso mo ngayon, Aries, papahalagahan ka ng taong to.
aalagaan niya yan. Ayan, tignan natin. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Bakit nga ba ito yung nafe-feel mo? Maaari kasing ikaw yung nakaka-feel nito. Parang hindi ka sigurado sa mga gagawin mong hakbang towards this relationship. You don't know paano ba i-handle tong relationship mo. So, naguguluhan po yung iba sa inyo. So, parang kailangan nyo dito is magnilay-nilay, mag-reflect, ano bang nagkulang, ano bang mali, ano ba yung strength, ano ba yung weaknesses ng relationship nyo. So, union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Pwedeng nakukulangan kayo dito sa mga pinangako ng person mo. Sabi nga, di ba? Sabi nga nila, sa una lang yan masaya. Totoo naman talaga yun. Sa una lang masaya. As time goes by, hanggang sa lumalalim tong relationship nyo, yung marriage nyo tumatagal, makikita mo, mas makikilala mo yung person mo. Makikita mo yung mga problems na hindi pala sapat na love lang. Hindi ba? Tignan natin, ano ba yung gustong sabihin sa'yo ng person mo this month? Think of your person, Aries. I feel you leaving me behind. Okay. Merong nagtatampo sa'yo dito. Kasi, parang yung mga pinangarap nyo nga ay hindi na siya nangyayari. Parang bang walang natupad. Parang ako na lang, ikaw na lang, Aries, yung kumikilos dito. Ikaw na lang yung lumalaban para sa relationship nyo. So, may panlalamig nga talaga na nararamdaman dito. It's either ikaw to or yung person mo. Okay. Meron kasing nanonood sa atin na mga cross-watcher. So, ayan. I replay our conversations over and over. I wish I had treated you better. May nagsisisi dito. I want to feel that way again. I love you unconditionally. Mahal ka ng taong to, pero maaring may mga bagay kayo dito na sinacrifice. Pwedeng yung love nyo, or pwedeng na-sacrifice yung love nyo to gain something na sa tingin nyo ay mas mahalaga sa buhay nyo. Pwedeng siya to, pinakawalan ka niya kasi akala niya may makikita pa siyang katulad mo. I replay our conversation over and over. It depends kung maganda ba yung naging conversation nyo or naging mapait or matamlay yung inyong mga pag-uusap. Pero yung person mo, lagi niya yung binabalikan for motivation para, yes, yung iba sa inyo dito, maaaring yung person mo ay nagsiself-pity, pwede rin ikaw to. Binabasa mo yung mga conversation nyo, inaalala mo, ano ba yung na-feel mo, ano yung feeling na kausap ka or kausap siya that time. Ano ba yung nafe-feel mo? Saan ba nagkulang tong relationship nyo? So may nag-iingat nga dito, man holding a heart. Pwedeng iniingatan yung puso mo, pwede rin na siya mismo ay nag-iingat. Or yung puso niya, yung iniingatan niya. So mahal ka ng taong to, kaya lang kasi hindi siya sigurado. Will this relationship work out? Kahit yung iba sa inyo, kahit married na kayo. Kaya ba natin? Kaya pa ba natin? So parang yun yung tinatanong ng person mo sa sarili niya or tinatanong niya sa'yo. Kaya pa ba natin i-work out yung relationship natin? Oo, mahal kita, pero hindi kasi sapat yun. Hindi sapat na mahal lang kita. So, pinanghihinaan ng loob tong person mo, Aries. So, yan lang po. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.